Yo mga karabon, pakisuporta natin ang Handy Buddy, isa nating kaibigan. Yan, naka 5 subscriber pa lang siya, kaya pakisuporta naman po. Dahil ang content niya ay about din sa construction. Yo mga karabon, sa mapagpalang araw naman sa inyo lahat. Muli ako nagbabalik, Oragon Official Vlog. Nag-atid sa inyo ng kunting kaalaman tungkol sa construction. Naglagay na kami ng baka na pambiga. Yan, ang dami ng kadapuste. Ang dami niya na ang 32 pirasong stirrup. Ito po yung tinatawag mga Oragon na stirrup. At dito ka mga Oragon, ito ng ano, pag naglagay tayo ng puste, kailangan may unang tayong stopper. Maglagay kayo ng stirrup, pinaka-stopper niya. Ito yung tinatawag mga Oragon na reeling. Itong baka na to, magre-reeling na muna yung tinatawag na reeling. Pag kayo nagre-reeling, paggamit nyo tubo, maglagay ka ng stopper sa ilalim para pagkapitan ng tubo na hindi gumalaw. Ito mga Oragon, sa taas yan, maglalapad kami dito ng bakal. Yan, nakagilid lang kami itong aming nilagay na reeling o pinolik. Ay ang laki niyan, 25 cm. Bali dito namin nilagay sa gilid, magkakaroon kami ng nosing na 5. Pinantay na lang namin itong kanto nito, sa kantong baba pinantay na lang namin kasi magkakaroon siya ng hagdan dyan sa baba, kaya pantay na lang yan. Ito yung aming ginagawa. Kami naglalagay ng biga, nagbabakal kami. Ito, ganito muna dapat gawin natin. Maglagay tayo ng dalawang stopper dito na stirrup. Yung laki ng ating ang ilalagay ng mga stirrup, yun ang ilalagay natin dito sa unahan. At nakagito na siya. Kung saan banda yung ilalagay, dapat ito yung ilalagay yan. Kami ganito na namin yung kabilaan niya para di gumalaw. Para yan na yung pinakasakto ng ating finish. Kabilaan yan, hanggang sa kabila, meron na rin nakabang. Alam na namin ito mga Oragon, napansin nyo, magkakaroon kami ng gutter. Yan, kaya naglagay kami dito ng tubo. Nilagari ko yun kahapon dahil nakaharang itong mga puste na to. Nilagari ko yan. Dahil dito, maglagay kami dito ng little beam. Dahil pagpapatungan ng ating gutter, kasi magkakaroon tayo dito ng concrete gutter, ang lapad niya ay 45 cm. Kaya yung ginawa, nagkaroon na kami dyan ng pag kami naglalagay ng ano ng pinulik yan, pag pinatungan mo ito ng pinulik, pantay lang dito sa tansi. Kaya kailangan palagtali kayo, edges lang kayo ng mga 1 cm o 2 cm para magkaroon ng alawas, para pag pinatong yung pinulik na pamporma ay sakto lang, dapat nakaganyan yan. Para dito sa taas, magkakaroon din dito ng slab para magiging canopy kapantay nung ating terrace, kasi magkakaroon dyan ng design. Lagyan natin dyan ng design, taikot. Ang laki nito ay 25. Ito yung makakaragas na sabi ko, slicing. Pag-splice kayo ganito. Bakit ganyan yan? Dahil bakit, pansinin nyo, mataas siya, pababa. Punta doon, mataas. Pagkataas niya, pabalik naman siya. Yung sa dulo, yung tumbok kong dulo, ito na. Ito na yung magpapantay nun. Magkakapantay na yan. Ito, naglagay na kami dito ng tansi. Yan na yung pantay ng ating pinulik. Yan na yan. Pantay na yan. Ito mga Oragon, mula dito sa puste na to, naglagay kami ng ano, ng pinulik na nag-upit kaming 80.
ginagawa mo? At ito mga koragon, kung napansin nyo ito, nakababa kami ng 2 inches dahil ito yung sa, ano, sa ating canopy. Ito yung tansi niya, dyan lang yung pantay ng aming buhos. Ito yung buhos din ng biga, ito yung buhos ng canopy. Nag-reeling kami dito, diretso punta doon. Kaya napansin nyo, nakadrop itong aming ginagawa. Kasi dito yung magiging pantay nitong teres natin para matakpan yung teres. Kakaroon tayo lang dito ng canopy para di mabasa yung teres natin. Kaya canopy to, basta nakadrop din dito sa ating gutter. Dahil ito, ito na yung ating ginawang concrete gutter. Ayan. Bali ito, galing dito sa flooring na to, magkatas kami ng 1 meter para magiging concrete buhos pa to. Pataas 1 meter yung concrete buhos natin kasi yung ating bubong naka-slide pa ganun. Patakbi papunta dito, side lang, inside gutter lang, dito lang sa ano, sa isang gutter lang nakalagay. Kaya yan yung gutter natin, yung ginawa natin na gutter. Kagandahan dito sa aming ginawa dahil di namin ito tinipid. Bakit mapansin nyo naman, ang daming bakal, dikit-dikit. Tapos may nilagay na kami ng tansi dito sa labas kasi yung, kasi ito yung maging papatungan namin ng ano, ng aming pinulik na buo. Diyan magkakaroon kami din ng stopper, nakakaganon. Napunta dito sa kabila. Kabilaan. Kasi yung ating buhos ay 6 inches. Gagawin namin na 6 inches yung buhos, yung kapal. Para mabuhusan yan lahat, kasama tong ito, maglagay kami ng stopper para dito rin nakapatong yung aming forma, kabilaan. Bali may stopper kami sa labo pa ganon, nakapatong dyan. Pansin ninyo itong ginawa namin to. Dito yung ano, dito yung, ito yung aming stopper. Dito na may papatong yung aming pinulik dyan. Bali maglagay din kami ng stopper na ang kapal ay 4 dito. Maglagay din kami ng 4 dyan para pag inipit yung pinulik, naka ano na sa 4, naka fix na sa 4 kapal ng ating buhos. Ganun dito sa kabila, nakapatong din dito yung ating pinulik kabilaan. Maglagay din kami dito ng 4 na pang stopper din para makuha yung kapal ng ating buhos. Tapos ito na yung pinaka finish ng ating concrete gutter. Yan, paikot yan, yan. Tapos dito buhos din yan, hanggang doon sa dulo na yun kakaroon din ng buhos. Bali pagkagawa namin ng ano, pagkagawa namin ng bakal, nag-hook muna kami, ginawa muna namin ng hook. Yan, nakahook muna siya, pinaka-pattern niya. Tapos nag-extra-extra bar lang kami, pataas, extra-extra bar, ano, vertical extra bar. Kaya yan na yung kinalabasan, yung ginawa namin. Nagkaroon na rin ng forma, pinorma na rin namin yung side ga. Bali hindi pa nabubuo pero malapit na. Yung mga koragon, yung mga koragon, kung nagustuhan yung aking pinapakitang video, paki-subscribe na at paki-pindot na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga pinapakitang video at para sa sunod na video ko, makita nyo, mapanood nyo kung ano mga pinapakita ko about ito sa aming ginagawang construction na bahay. Mga koragon, aking mga pinapakita, magkakaroon kayo ng kunting aral para sa inyong sarili pag kayo gumawa na rin. Kaya maraming salamat sa mga nagsusuporta sa akin. Magsasanay, huwag kayong magsasawa. Thank you.